Grabe talaga yung feeling na hindi mo inaasahan na ma-invite ka sa Ads on Reels. Ganon na ganon yung feeling ko nung nakareceive ako ng notification galing kay Lolo Mets na ganyan. O ganyan nga. So hindi ko talaga in-expect kasi meron pa nga tayong warning sign sa ating Facebook page na nagkaroon tayo ng violation magwa 1 year ago na at binigyan tayo ng warning sign. So, hindi pa yan nawawala yung warning sign kahit na nawala na yung violation. So, talagang hindi ko pa rin ine-expect. At may mga ginawa naman akong steps, nag-request ako na ma-invite sa Ads on Reels. At yun nga, na-notice ko noong nagkaroon ako ng viral video na umabot siya ng 1 million views. Anong na-reach ko na yung 100k plays after 2 to 3 days doon na. Eto na, ayan na nga. Na-invite na nga tayo sa Ads on Reels. So, last August 5, hindi ko po ipinost agad kasi nga natatakot ako baka iscam at biglang mawala. So, ngayon, 17 days ago ngayon ko lang ipinost. So, yun lang ang tips ko sa inyo. Na gumawa kayo ng mga original engaging content na pwedeng mag-viral, na pwedeng dumami ang views, na kapag posibleng umabot kayo ng 100k plays ay talagang automatic na i-invite ka ni Lolo Mets sa Ads on Reels. So kailangan lang po nating ma-reach yung 100k plays in just 30 days at posibleng magkaroon po tayo ng invitation sa Ads on Reels. Yun lang po yung naranasan ko na talagang pansin ko na invite ako dahil na-reach ko yung 100k plays in just 30 days. So, maswerte na lang talaga yung mga kahit wala pang masyadong malaking followers, kahit mga 100 followers pa lang, na-i-invite na sila dahil wala silang mga violations at original po lahat yung mga videos nila, wala po silang mga issues, yun na yun po yung mga mas mabilis ma-invite sa Ads on Reels. Pero yung mga katulad ko pong may mga fade some issues na hindi pa rin natatanggal hanggang ngayon, pwede nyong gawin yung tips na yun na kailangan gumawa kayo ng engaging content na pwedeng mag-viral at umabot kayo ng 100k plays in just 30 days. Iwasan po natin magkaroon ng mga violations, lalong-lalo na kapag yung mga mabibigat na community guidelines na kapag yan ang nadali natin, maske matanggal pa yung violations mo after 3 months, meron at meron pa rin yung warning signs dyan sa account mo. At 1 year pa yan bago matanggal yung warning signs. So, napakatagal. So, ako, magwa 1 year na itong September. So, hopefully, matanggal na yung warning signs na yan sa Facebook page ko para wala lang mga issues at talagang iingatan ko na talaga at iiwasan ko talagang magka-violations ng mga ganyang kabibigat dahil napakahirap, hindi basta-basta mawawala. So kapag ikaw nagsisimula ka pa lang na kagaya ko, iwasan mo kasi itong page ko na to, near ko yung hihintayin bago mawala yung warning signs na yan. Pero yung violations na yan, yan yung pinakauna kong violations at hindi na yan nasundan. So, yun lang. So, ngayon napaka-ingat-ingat ko na aware na ako sa mga community guidelines na hindi gaya dati na wala akong pakialam kasi mahilig akong mag-post ng mga trending na mga news dati. So, doon nga ako nagkaroon ng violations. So, ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na sa mga pinopost natin para malinis po yung ating mga account at hindi po tayo mabigyan ng ganyang kabigat na parusa. Tingnan mo, akalain mo yan 1 year bago mawala yung warning signs na yan. So, kung gusto mong ma-invite sa Ads on Reels, iwasan mo yung mga mabibigat na community guidelines violations ni Lolo Mets. Yun lang ang maipapayo ko sa inyong mga nagsisimula pa lang sa pagiging content creator na kagaya ko. So, yun lang. Much love and God bless!